yan. Kailangan po na ano eh, nagkaragtagang inspirasyon. Pagpaumanhin niyo po ang aking malumanay na tinig, hindi po ito na isang buwan ng wika. Kundi may nasaga pa kung ano man sa hangin, kaya pagpasensyahan niyo na. Kaya po nandito yung mahal kong asawa kasi baka po pag halimbawa nagsalita ako ng ibang wika, siya po yung magbibigay ng ano. Interpretasyon. Well, bago po ako pumunta sa ating mensahe ngayon, gusto ko lang po talaga ibigay bilang isang guro, gusto ko ibigay ating lahat no, ng ating mga kabataan na bago natin aralin no, ang kung ano wika, kung kaya natin kumanta ng Korean, Japanese, no? Inaaral natin ang wika ng Inchik, Hapon, Korviano, at kung ano-ano pang wika. Unahin natin ang wika Filipino. Nais ko parinig na makakumpleto kayo ng pangungusap. Ako rin, ginagawa kong hamon din ito sa aking sarili. Kasi po, ang ating wika ay parte ng ating ano, ng ating pagkatao. So, kailangan linangin natin ang ating sariling wika. At patuloy natin itong payamanin. Ayan, iiwasan ko po yung masalita ng English. So, sige lang, okay. sige po. So, natutuwa po ako dahil napili ni Ate Joan po ay nataasan kami na ang mga mensahe natin sa linggo sa buwan na to ay mga kaugaliang Pilipino na ano rin po, na may biblical din na basihan. So maganda po ito kasi nakikilala natin lalo ang ating pagiging Pilipino. So ang ating pag-aaral sa ating pamilya dito sa Yukong, kabuuan talaga ng ating pagkatao. So ating spiritual, sociological, no? So lahat po. So ating unang tatalakayin na katangian ay ang pagiging masayahin ng mga Pilipino. Yan, masayahin si Juan. So ito po pagdating sa opinion ng mundo, hati po ang opinion ng mga banyaga dahil hindi nila lubos na naiintindihan ang pagiging masayahin ni Juan. May mga nagsasabi, kahanga-hanga daw ang mga Pilipino kasi sa gitna ng kalamidad, sila ay nakangiti pa rin. May mga nagsasabi, ito ay isang magandang kaugalian kasi lagi tayong masaya, masarap bumiyahe sa Pilipinas. Ano sinasabi ng mga foreigners, ng mga banyaga, kapag sila ay nasa Pilipinas? It's fun in the Philippines. It's more fun in the Philippines. Sa Tagalog? Mas masaya sa Pilipinas. Yeah, kasi diba meron mga tayong tinatawag na City of Smiles, no? Dahil ang mga Pilipino ay laging masaya at nakangiti. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi naman na ito daw ay hindi magandang ugali. Kasi daw nakikita na parang ang mga Pilipino daw ay tamad, walang pake. Nung minsan na ako ay napagpagandam damit ko kasi may nabasa mong artikulo si Church, ang aking anak na si Iglesia sa computer na sabi daw ang mga Pilipino tayo daw ay nakangiti dahil sa gitna ng kahirapan kasi daw kontento na tayo doon. Tumaas ang kilay ko sa banyaga ng sunod doon, hindi nila naiintindihan ang pagiging Pilipino at wala silang karapatang humusga sa husgahan ng ating pagka-Pilipino. At sasabihin ko sa inyo kung bakit maling pagkakamali yun ang husgahan nila tayo ng negatibo dahil sa ating pagiging masiyahin. Dahil ang ating pagiging masiyahin ay may malalim na pinanggagalingan, may malalim na kahulugan, at ito ay nagpa-isa sa ating tinuturing kong isa sa pinaka bagay na ibang magmamalaki natin at nagpapalakas sa atin bilang isang liping Pilipino. Bakit tayo mga Pilipino ay likas na masiyahin? At upang tulungan ako na ipaliwanag ang napakalalim na mensahe na pagiging sa unang tingin parang mababaw lang siya yung topic kasi ang mensahe natin kasi parang, pagiging masayahin. So, happy-happy, masaya. Oo, sa ibabaw, no? Pero ano ba yung pagiging malalim ng pinanggagalingan ng pagiging masayahin
ni Juan. So, dahil ito, hihilingin ko ang tulong ng yumaong si Rico J. Puno. Pero hindi ko rin siya tatawagan dito. No? Ito po ay ang papakinig ko sa inyo ngayong umaga, ang awitin, no, na nagpasikat kay Mr. Rico J. Puno. Isang napakasikat na awitin. Hindi ko lang po sure sa panahon na to, sigurado kung pamilyar pa yung mga kabataan. Pero isa po ito sa mga pinakamagagandang awitin na sumasalamin sa puso at kaluluwa ng mga Pilipino. Sayang, may ubo ko kung ikakantahin ko. Siya po ay sinulat noong dekada 80. Noong panahon po yun, so namamayagpag po ang Rehimeng Marcos, ang Pilipinas ay napa sa ilalim sa batas militar. So napakalungkot, mababa ang moral ng mga tao, maraming mga pamilya yung nagkahiwalay, maraming mga tinatawag na mga nakulungan dahil sa kanilang paninindigang politikal o ideyang yes. Politikal. May mga bigla na lang mawawala, no? Kasama po Tatay Godoy. Ayun. So maraming mga karapatang pantao ang nalabag ng panahon na yon. So sinasabi po na ang mga panahon na yon ang tinatawag na madilim na bahagi sa kasaysayan ng ating bansa. At sinulat ang kantang ito na mayroong dalawang kahulugan. Hindi lang siya pang sosyolohikal, mayroon din pang politikal. So makikita natin na, so pinakinggan naman natin, di ba, ilang beses tinuring dito, di ba, na yung ating paniniwala sa may kapal. Na kaya, pinapaliwanag sa kanta nito na kahit anuman
Diba, huwag damdamin ang iyong kabiguan. May bukas pa. May bukas pa, liliwanag din ang daan. So, tinuturing po na ang mga subulan nito ay naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat sa Biblia, yan, di ba, sa Juan 8:12, sinabi dito, ayun, muli nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Ayun. Okay. So, sinasabi dito, number one, ayan, masaya si Juan. Next slide. Ayan, masaya si Juan dahil siya ay may tatlong P. Ayun. So, una, pananampalataya po. Yes. Si Juan ay kayang maging masaya sa kahit anumang sitwasyon dahil tayo ay may pananampalataya. No? Actually, yung sinasabing kasiyahan, hindi lang siya yung mababaw na, kasi sa English, mayroon tinatawag na happiness. Merong joy. Itong yung happiness, kasi nakadepende siya kung ay masaya ako ngayon, marami akong pera, pero bukas, malungkot ako kasi wala na akong pera. Ikilala po ba kayo ng gano'n na tao na umihinit ang ulo pag wala na naman ang bulsa? So, ang pinag-uusapan natin, actually, yung kagalakan. Ang mga Pilipino ay merong joy na kahit na anong hirap ng sitwasyon pinagdadaanan natin, kaya natin maging masaya dahil sa ating pananampalataya. Dahil alam natin na nandiyan ang Panginoon na nandiyan ang Panginoon at kahit anuman hirap yung sitwasyon na pinagdadaanan nyo ngayon, kaya mo yan. May bukas pa, liliwanag din, di ba? So, lagi nandiyan ating pag-asa, no? So, kaya yung mga nagsasabi yung mga Pinoy kasi kontento na sila sa ganyan, sanay sila sa buhay na mahirap. Ayan. Sabi ko kay Church, hindi yun katanggap-tanggap. Hindi, dahil makikita mo, ang mga Pilipino, likas yan sa, na mahilig sa magagandang bagay. Pansinin nyo ang papinyang Pilipino. Kahit gano'ng kahirap yan, tignan nyo po ang kanilang pamumuhay, kakain niya ng masarap. Tama, mali? Tama. Prioridad yan. Kahit gano'ng kahirap ang pamilya, nakakatikim yan ng masarap na pagkain. Nakakaharap yan ng paraan mamasyal. Kaya nga po sa buong mundo, ang mga Pilipino ang lahi na isa ang pinakamataas ang populasyon na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi sila ay nangangarap na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Nangangarap ang bawat Pilipino ng magandang buhay, ng kasaganahan. Subalit, kahit sa ngayon, sila ay nakakaranas ng kahirapan. Kaya nilang maging masaya, kaya nilang umiti. Kasi sila ay may pananampalataya. Yun. Sabi po sa awit, Kabanata 37 at Palata 4, sa Panginoon, ikaw ay makapakaligaya at ang mga nasa iyong puso at ang nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Ipagkatiwala mo. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Okay, ipaliwanag natin ito ng mas malalim. Okay. Kung kayo ngayon ay pinagkahawakan niyo ang verse na to at kayo ay hindi kayo masyadong masaya, tignan natin kung tama yung pagkaunawa natin sa binasa ng sa salita ng Diyos. Kailangan ito ay, kung tatanggapin natin ito, ay kailangan malinaw, alam natin kung ano yung hinihiling natin sa Panginoon. Hindi ibig sabihin ito
no, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa na iyong puso ay ibibigay niya. Kadalasan kasi ang mga tao, ang nasa natin, no, ang ating pag sa English nga, basmano, desire. Nasa ay ano, material, karnal. Siyempre, natural po, hindi po yun yung, hindi yun ang gusto ng Panginoon, no? Ibig po sabihin nito, yung nasa, no, yung mga maling pagnanasa, aalisin ang Panginoon ang magbabago sa puso natin. Aalisin na yung mga maling pagnanasa at yung mga nasa na nasa pag ang puso, paano ko ba ipapaliwanag ito? Nananasa niyo na magmahal, di po ba? Ano man. Di ba, pag minsan may gustong-gusto tayo, tapos sasabihin nung, sabihin ni Kuya Roy kay Ate Eva, saan mo gusto mo kumain sa lab ni Ate Eva? Ikaw, saan na gusto? Di ba, kahit may gusto, may tendency tayo, ihuhuli natin yung gusto natin eh. Kahit na ay gusto kong kumain sa Chowking, tapos ay gusto, ikaw saan mo gusto? Di ko agad sasabihin, ay gusto ko sa Jollibee. Ah, gusto mo ba sa Jollibee? O sige, kain tayo sa Jollibee, gusto ko din yan. Diba, yung nagiging masaya tayo kung ano yung magpapasaya dun sa minamahal natin. O, halimbawa, yung kaskwele o si Ate Soan. Dear, gusto ko muna pumasyal at mag-shopping, sabi ni Kuya Leo. Sabi si Ate Joanne, sa loob niya, gusto ko na magpahinga. Ah, gusto mo pumasyal, dear? O sige, halika, punta mo na tayong trinoma. Pero kaysa totoo lang, gusto na magpahinga natin. Kasi mahal naman ni si Kuya Leo. So magpapasaya sa kanya ko, ano magpapasaya kay Kuya. So gagawin niya. So ganun din po yun kay God. Kapag tayo ay may malalim na relasyon sa Panginoon, alam na natin ang tibok ng puso ng ating Panginoon. Diba? Gaya ng alam ni Bobby at ni Girlie, ang tibok ng puso ng isa't isa, kung ano ang magpapasaya at magpapalungkot, gusto natin gawin kung ano yung magpapasaya sa ating minamahal. At ganun din sa ating Panginoon. Kapag tayo, yun yung ibig sabihin sa verse na to, nasa Panginoon, yung ikakasaya natin ay nasa Panginoon. So alam na natin na kung dati, tayo ay mahilig magpalipas ng oras sa saan ba, sa sugalan, sa patay-sindi. Pag tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, wala na kailangan ng tao, hindi ka na kailangan sabihan ni pastor na, oh, masama yan, huwag ka na pumunta sa patay-sindi, o masama yan, huwag ka na mag-aksaya ng pera sa sugal. No? Magpanting na lang, magsama-sama na lang kayong pamilya. Hindi na ganun eh, kundi yung puso mo ay, parang sa loob, sa yung puso mo sabihin, ay, pero hindi na masaya itong ginagawa kung wala nang saysay. Kundi maghahanap ka na ng bagay na alam mo na kalugod-lugod sa Panginoon. Naintindihan po ba yun, mga kabataan? Ganon din kayo, mga kabataan, hindi mo pwede sabihin na, ay, mahal ko si nanay at si tatay, pero hindi ka naman sumusunod. Tama ba yun, Han? Tama. Okay. Nabanggit mo yung tungkol sa puso eh. Tanong ka, alam mo ba kung ano ang nasa puso ko? Siyempre ako! Ayun. Ayan. So, yan. Okay? So, yung mga tamang nasa. Yan. Okay. Okay na po. Ayan. At dahil dito sa ating pananampalataya, nakakaya natin gumiti kahit gano'ng kahirap ang ating sitwasyon. Dahil ito yung pangalawang P. So, unang P, pananampalataya. Pangalawa, positibong pananaw. Nakikita niyo napakaganda ng ano, ng larawang ito. Nakita niyo po, di ba? Grabe, hindi nila iniisip na ko, baka may dagaba dito, maleleptospirosis ba ako? Hindi. No, lahat sila ay nakangiti, pati yung mga bata, parang isang magandang eksperyensya. Isang magandang karanasan, no? Ay, nako. So, nakangiti silang lahat. Kahit na gano'n na parang, wow, ang hirap ng kalagayan nila.
Pero naisip pa nila yun, hindi. Nasa isip ng mga, nakikita ko dun sa mga mamang nagtutulak piso, uy, salamat, bumaha, may kita kami ngayong araw. Hindi lang sila nakangitihan eh, nakatawa pa eh. Nakatawa, may kagalang. Masaya sila, pag-inakawa nila. Hanggang yung tao sa likod eh, oh. Ang sarap ng mga ngiti nila. Kaya nila magkaroon ng kagalakan sa sitwasyon na yun. Ba't paayon pa eh? Nabasa naman sa baka. Ayun, basahin po natin ang nasa unang Pedro, kabanata 1, talatang 3. Buhay, ang Biblia 2001, buhay na pag-asa. Purihin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Ayun. Sa ganito kayo'y nagagalak. Pagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyo magdanas ng iba't ibang pagsubok. Upang ang katalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa intong nasisira. Pagamat ito ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita ngayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita. Gayon may inyong sinasampalatayahan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos na kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Ayun, ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Okay, so maliwanag naman yan. Ang tinutukoy ay ang ating Panginoon, si Jesucristo, siya ang ating buhay na pag-asa. Ayan. At ang ating pangatlong P ay pasasalamat. Pasasalamat. So ang Pilipino ay may pananampalataya, positive pananaw, at pasasalamat. Baka sabi, ang Pilipino to ay laging masaya. Bakit gumangawa yung babae sa litrato? Hindi po siya kuan, hindi po siya umiyak sa kalungkutan. Yan po ay luha ng kagalakan. Siya po ay umiyak dahil sa sobrang tuwa. Dahil siya po ay, at ang kanyang pamilya ay nakaligtas sa Bagyong Yolanda. Ayan po ay litrato, siya po ay nananalangin sa isang nasira katedral sa Tacloban. Karamihan sa atin dito, taga Tacloban, taga summer eh. Iyan, di ba? Mga late summer, late karamihan. Alam, kaya alam nila yun. Ayan po. So, ang mga Pilipino po, kahit may nangyaring sakuna, no, marunong tayo na hindi tayo nagpo-focus. Ay, naku, kawawa naman kami, nasalanta kami, oo, nandun tayo. Pero, di ba, kung pupunoy natin ang isip natin ng pag-aalala, magpo-focus, itutuo natin na ating pansin sa negatibo, hindi na mapapagaan ang ating sitwasyon. So, bagamat meron tayong din na pinagdaraanan na pagsubok man ito, o problema dahil sa maling desisyon na kailangan natin harapin at maging responsable ay ano, nawala ako. Ayun, papuno pa rin tayo ng pasasalamat kasi ito yung magtutulong sa atin para lumakad at magtuloy-tuloy. Sabi nga, kung may pinagdaraanan, huwag ka maglumpasain. Daanan mo lang yun. So, itong babaeng ito ay nagpapasalamat siya sa Panginoon. No? Kasi may mga ibang tao, dahil lang sa, may masayang nangyari, dahil lang sa isang maliit na bagay, nasisira na lahat ng mabuting ginawa ng Panginoon sa kanila. Para sila mga isip bata na ang daling magbago ng kanilang isip. Anong magandang halimbawa? Naranasan niyo na po ba na nag-shopping? Kayo ay nabili ng maraming bagay. No, minsan may extra tayo pag lumalabas ang ating ano ko, ikalabing tatlong asahon. Kapag magpapasko na.
Ito yung panahon na yung mga pamilya Pilipino, namimili tayo, ang dami natin pinamimili, no? Buong pamilya, no? Pang-anak, mga bibili ng ano mo para sa sarili nila. Ay, nakabili na si... Naranasan niyo ba nakabili ka na ng kuya? Ito na yung matagal na lipstick na gusto kong bilhin. O tumagat ang sapatos. Ang ganda-ganda, bibili ko na nga. O si Teacher Jenny ba ito? Nakabili na si Teacher Jenny. Ang ganda-ganda ng bago niya sapatos. Ito, pasyal-pasyal na siya sa Essence. Pagpunta niya doon, hindi, nakabili niya siya ng lipstick, sapatos, ng blusa. Tapos paglingon niya doon, ay, ito yung gusto kong sapatos, oh. 50% off na lang. Ano ba yan? Nakakainis! Bakit ba nabili-bili ko na itong sapatos na ito? Ay, naku, nakakainis talaga. Wala na. Sarado yung araw niya. Nakalimutan na niya. Ang dami niyang pinabili. Nangaba, sabi ko nangaba. Dapat umikot-ikot muna ako. Hindi muna ako nagpapalit ko. Ano yung nabili ko? Di ba? Ganyan na ganyan talaga siya. Ganyan na ganyan. Parang bago-bago lang yan. Oh, sige, hindi na si Jenny, si Ali na lang. Ayun yung misa yung mga bata. Yung ang dami nyo nang kumain kayo sa labas, naglaro sila sa time zone, binilan mo ng laruan. Tapos buong araw na kami, closing na ng Trinoma. Tapos nakita na, may nakita siya stall doon ng make-up. Gusto niya magpapili ng lip balm. Eh, akala ko naman lip balm na. Akala ko mga 100 pesos. Oo naman ang nanay agad. Pagdating namin doon sa stall, 495. Ang mahal pala ng lip balm ng BLK na yun. Naman yung lipstick ko, 50. Eto, 50 pesos na po itong lipstick na ako. Pinuking eh, no? Sabi ko, anak, mahal naman ng lip... Naku, era po, nag-iiyak na. Kasi sabi ko eh. Nakalimutan, anak, di ba ang dami na natin pinabili? So, ganun yung mga bata, di ba? So, ganun ba tayo sa ating pananampalataya? Ganun ba tayo sa ating buhay Kristiyano? So, tayo yung mga Pilipino, ganyan dapat. Dapat, pag dumating sa atin yung ganun panahon, kailangan ilabas natin ang ating paano tayo tagalogin ng maturity. Ang ating pagiginom na Kristiyano. Ha? At ang ating pagiging tunay na Pilipino kasi ang ating tunay na Pilipino ang kasiyahan ay nananalitay sa ating dugo. Hindi ito nakadepende sa sitwasyon. Hindi ito nakadepende ay masasabi ko yung sagot mamaya na. Sige, susunod na slide. Masusulat po sa Filipos 4, palatang 4 hanggang 8. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Maganda po itong verse na to. Basahin po natin lahat. Balik natin ulit. Okay, ulitin po natin. Okay, one, isa, dalawa, tatlo. Magalak kayong laki sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayo pabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At pag-iisip pa na. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ang pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Okay. So, pag, diba, doon sa simula ng verse, pakibalik at dyan yan. Magalak kayo lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Kapag may inulit po ang Panginoon sa kanyang salita, so kagaya ninyo ng mga magulang, pagpaulit-ulit sinasabi ito ay mahalaga. So ito, mahalaga kay God na tayo ay magalak. Kaya gusto ko yung sinabi ni Kuya, ni Ka-Aaron kanina, no, na sabi,
ang Panginoon ay nakangiti sa inyo. Totoo po yun. At diba, ang sarap ng pakiramdam na nakangiti sa atin ng ating Panginoon. At mas masaya rin na ang bagay din natin sa Kanya ay ngiti, hindi po sahot. At ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa oras na to, nakatayo ako sa harap niyo. Kasi tatlong araw na po na ako'y nilalagna at kagabi po, 39.7 lang naman po ang aking temperatura. At sabi ko, kaguhan, ka, ang aking kabiyak kasi ka, kain. Grabe. Sa unang pagkakataon na nagpatingin kami sa doktor eh, nandun kami sa aking paboritong kainan ay hindi ako makakain. So, pero na talaga hindi tama. Kasi kakain na lang ang kumain ng aking pagkain. Bakit po mahalaga? At ano po yung sinasabi dito sa huli? Balik mo ulit sa last part ng verse. Sabi, makabasa ulit. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip at mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sabi dito po ay iingatan ng ating mga puso. Iingatan saan? No? Binasa natin kanina sa awit, may karuntong pa po yun. Ito yung karuntong nun. Iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong kaligda. Huwag kang maghimutok. Ito'y maghahatid lamang sa kasamaan. Ayan. Ayaw po ni God na tayo ay magaling dahil sa rason na po. Gusto niya lagi tayong magalak kasi ang masayang puso, di ba? Magmasaya, di ba? Magmasaya ka, hindi ka nakakaisip na hindi maganda. Pero kapag ikaw, ang motivo mo, tingnan niyo yung mga, may nag-rebel, di ba, na masaya? Di ba yung mga tao nagre-rebelde sa yung mga parang may galit sa mundo? No? Kaya, walang maindot kung kayo po hanggang ngayon, marami pa kayong kinikim-kim na mga galit sa mga kanunununuan nyo. Ito po ang payo mo sa inyo. Yan. Sabi sa Biblia, eh, magbukay mo tayo mag-focus sa galit. Okay, sige. So, bilang pag tatagni sa huli. So, pananampalataya, positibo pananaw, pasasalamat. Ang resulta ay kagalakan. Bakit? Okay, ito pala yung tanong ko. Sa tingin niyo po, ang kagalakan po ba ay isa lamang emosyon? Ayan, taas ang kamay na nagsasabi. Hindi na lang masabi. Kagalakan ba ay emosyon? Oo. Isa lang po ba siyang, yung kagaya ng mga nandun, nasa telepono natin. Pakiramdam, emosyon. Pakiramdam, okay. Unang-una, linawin natin. Ano po ba ang tamang ang kahulugan. Ang tamang kahulugan ng kagalakan. ang tamang kahulugan ng kagalakan. Kasi po, maganda yung una, yung mga bagong labas ng Merriam-Webster Dictionary, binago na po nila ang kahulugan ng kagalakan. Nakalagay na lang doon ay kayamanan, kapangyarihan, no? Kapag meron kang kayamanan, kapag ikaw ay sikat, ito yung emosyon na mararamdaman mo, sabi doon, kagalakan. Pero yung sinaunang lumabas, 1978, so isang taong gulang pa lang ako noon, ang kahulugan po doon ng kagalakan ay, ito daw po yung nararamdaman ng tao sa pagkakaalam na meron siyang bagay na mabuti o may darating sa kanyang bagay na mabuti. Sana yun na lang yung pinanatili nilang kahulugan hanggang ngayon. Kasi yun yung mas biblikal at mas totoo. Alam niyo po,
ang biblical na kahulugan ng kagalakan, no? Ay, ang kagalakan po ay hindi emosyon. Ito po ay estado ng ating pag-iisip. Ito po ay isang desisyon na kailangan natin gawin sa sarili natin, sa isip, isa puso, isa kaluluwa. Kagalakan, ito po ay para kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lugar. Hindi mo pwede i-draw, i-guhin sa mapa na dito, sa gawin ng lampas ng ganitong bituin, ha, sa kabila, sa gawin kara ng Pluto na makikita mo ang kaharian ng Diyos. No? Kung hindi, di ba sinasabi sa Biblia, ang kaharian ng Diyos ay malapit na, and siya na nga, ang nandito na. Meron bang lugar na paparating? Hindi ang lokasyon ay geografiya, hindi yan basta-basta magbabago ng ganun-ganun na lang, ano? Unless major earthquake. Saan ako napunta? Anyway, yun nga, ang estado ng pag-isip, hindi siya emosyon, hindi siya nakadepende. So, kung pagbabasihan natin yung bagong definition sa diksyonaryo, talahulugan, kapakahirap. Kasi kayamanan, di ba? Kayamanan, kapakahirap, katanyagan, masyadong mababaw. At kung katanyagan, bakit, di ba, bakit may mga nagpapatiwakal na mga sikat na mga ano? Di ba, recently, yung mga bata na Korean idol, nagpakamatay siya. Maraming mga, bisan niya, sa news, pansinin niyo yung mga nagpapatiwakal, sila nga, kadalasan niya po, mayayaman eh. Dahil sanay sila sa... Mayaman, sika. Dahil sanay sila sa nakukuha lagi yung gusto, binrate lang ng boyfriend na kasintahan, nagpatiwakal na. Hindi sila sanay makaranas ng kasawian. Hindi sila sanay na mahindian. So nawawalan agad sila ng pag-asa. So, kaya itong mga ito, pag ito yung ginating masihan na kasiyahan, kaya mga kapayan at nanyagan, kasawian lang po idudulot nito. Ang number, unang-una, ang kailangan natin ilagay sa isip natin, kailangan natin gawing desisyon na magkaroon ng kaligayahan na nagmumula sa ating Panginoon. Kasi wala po masama sa pagiging masaya. Lahat ng tao gusto maging masaya. Bakit? Kasi ito po yung disenyo sa atin ng ating Ama na siyang lumikha. Ang kaibahan lang po, sino yung nagiging pinagagalingan ng ating kasiyahan. Kapag meron na pong pinagpupumulan ang kasiyahan na to, maliban sa ating Amang lumikha, ito na po nagkakaroon ng mga problema. Doon na nagkakaroon ng kasawian. Kasi ang disenyo, ang pagkalalang ng Panginoon sa tao, ay nilalang niya tayo upang tayo ay magkaroon ng kasiyahan sa piling niya. Kapag tayo ay namuhay ng malayo sa piling ng Panginoon, ibig sabihin tayo ay hindi namumuhay ng ayos sa kagustuhan niya. Tayo po ay nalalayo sa Kanya. At kahit na ano pang ganong katanyagan, kayamanan, lalo, at pero yung buhay natin ay palayo ng palayo sa Panginoon, palungkot ng palungkot ang nararamdaman natin. Hindi ko sinasabi yung masamang gustong marami ang buhay, hindi ko sinasabi na huwag kayong magkahangad. Ako, naghahangad kami na magkaroon ng sasakyan at driver at sariling bahay. Pero hindi yun yung source, hindi yun yung pinagmumula ng aming kaligayahan. Kung ibigay ng Panginoon yun, masaya kami. Pero kung hindi pa rin niya ibigay ngayon, masaya pa rin kami maglilito sa Kanya. Hindi magmatago ang aming kagalakan. Ayun, basahin po natin ang nakasulat sa 1, Kabanata 8, talatang 12. Muli nagsanda sa kanila si Jesus. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman,
kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Okay. Nakapasok na po ba kayo sa isang bahay na madilim? Opo. Di ba, ano po ang napapasok sa isip niyo? Di ba? Pag malungkot, di ba? Nung ako po ay narabaw sa seminaryo, pumunta po kami sa isang komunidad na nakatira po sila sa ilalim ng tulay. So, sa ilalim ng tulay, maraming tabi-tabing bahay. So, pati semento, tapos yung entrada, yung pasukan, niligyan lang nila ng tabi-tabing kahoy. So, dahil marami na silang nakatira doon, ang may unting liwanag lang yung nasa bungan. Pagpasok mo doon, hindi ka na makakakit na nakakatakot. Hindi mo alam kung hindi mo alam, para may sasakmal sa'yo. Nakakatakot sobra. Ganun pala ako yung pakaramdam. Pupunta sa isang lugar na sobrang madilim. Hindi mo alam kung makakalabas ka pa ng buhay. Yung amoy ng hindi mo alam kung amoy ng tao, hindi naligo ng isang taon, o daga, o aso, hindi mo maintindihan. So, hindi ko maisip kung kalunos-lunos, nakakaiyak talaga. Hindi ko lubos maisip na may tao na namumuhay ng ganon. So, pag silang nakakaawa. Tapos yung tabi mo, espero, na puro basura. Napakadilim, nakakapangilabot. Hindi ko na kinayang pumasok sa bahay mismo. Kasi doon pa lang eh. Grabe yung nakakapangilabot yung karanasan na yon. Doon ko na ituturing yung buhay siguro ng tao na malayo sa Panginoon. Na, kasi nga si Kristo ang ating liwanag. So isipin mo kung gaano kadilim yung buhay na yon na wala ang ating Panginoon. Na kahit kaya pala, kahit iniisip ko dati nung hindi pa ako Kristiyano, na bakit ito, mayayaman na sikat, bakit para alungkot ng buhay nila, bakit may mga nagpapangatiwakal pa. Kasi nga po, habang lumalayo ka sa Panginoon, lalo tumitindi yung kalungkutan na yon. Kasi nga yun yung pagkakalalang sa atin, na ating kagalakan talaga ay nagmumula sa ating Panginoon at sa mga bagay na mabubuti. At nagkaroon sa akin ng buhay, nagkaroon sa akin ng rema, ang salita ng Diyos. Aha! Nagkaroon ako ng aha na, ayun pala, bakit itong mga bagay na to, bakit ayaw ni God ng ganito, bakit ito ay nilagyan niya na ng buhit na kasalanan. Tingnan niyo po, yung mga bagay na tinatawag niya kasalanan, ito yung mga bagay na makakadulot lang sa atin o sa ating mga mahal sa buhay na nagsakit. Naisip niyo po, diba? Imagine niyo kung lahat ng mga bagay na tinatawag natin na kasalanan, hindi ito makakadulot ng kaligayahan. Kaya sa simula pa lang, ayaw na ng Panginoon na gawin natin yung mga bagay na ito kasi alam niya makakasakit lang ito sa atin. At ang gusto nga niya kasi, hindi eh, ay tayo ay maging masaya. At dahil baluktot ang kaisipan ng mundo, baliktad naman ang binubulong niya sa mga kabataan. Oh, magkasumunod dyan. Ako, pare. Ano, mamamatay naman ang saya yan. Ha? KJ? Ha? Ano lang naman eh, ganito lang naman, ganyan lang naman. No? Ang ating Panginoon ay hindi mamamatay ng saya. Kundi siya ang ating ultimate source. Siya ang nagbibigay sa'yo. Yan. Siya ang pinaka-pinaka-pinakang saya na hindi mo kayang i-contain out of your story. Labis-labis na kaligayahan. Labis-labis na kasi kaligayahan. Yan ang kaya, gusto niya ibigay sa atin. Kaya huwag tayo maniwala sa kasinungalingan ng mundo. At ito ay makikita lang natin sa piling niya. Ayan, baka yung sunod na slide po, Ate Joel. Basahin natin, sabay-sabay. Isa, dalawa, tatlo. At siya na pagsubo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinabayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya. Ayan. Yan, ang nagsasalita po nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, sa mismo sa bibig ng ating Panginoong Diyos, narito po eh, ang susi sa kaligayahan. Yan. No?
dahil nandun na sila, sobrang sila close ng Diyos Ama. At bakit? Nasabi niya, hindi niya ako pinabayaan mag-isa. Sapagkat lagi ko ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. No? So, ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating Diyos Ama, lagi silang magkasama at ang ginagawa nila ay laging isa. Ngayon, kung kayo ay meron pa bang parte na inyong buhay na sa tingin nyo ngayon ay nasa kadiliman o meron pa ba kayong kalungkutan na nararamdaman sa puso, huwag nyo iisipin kailanman. Ito pa ang isang kasinungalingan ng mundo. Ay, ganyan yung nararamdaman mo ngayon. Malungkot ka kasi iniwanan ka na ng Diyos eh. Malayo pa sa Diyos. Ito po, ang hindi kailanman niya ginagawa. Hindi po niya tayo iniiwan. Hindi kahit ang ating Panginoong Diyos ay tapat, no? At puno ng grasya. Ang sinasabi dito ng Panginoon, sapagkat hindi niya ako pinabayaan nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Hindi siya kagaya ng mga magulang dito sa lupa na pag gumawa ka ng mali, hindi na kita lang. Bahala ka dyan, iiwanan ka talang, lumayas ka. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Ang ating Diyos Ama ay napakabuti. Sa mga panahon na makaramdam natin tayo ay nag-iisa, nalulungkot, kasi po sa katigasan ng ulo natin, tayo po ang lumalayo sa presensya ng ating Panginoon. Naunawaan po natin yun. Kahit gaano pa kayo kasama, kahit ano pa ang ginawa nyo sa buhay nyo, huwag nang iisipin naniminsan na kayo ay iniwanan ng Panginoon dahil kayo ay gumawa ng isama. Dahil sa sobrang pagmamahal sa atin ng ating Diyos Ama, na kahit na bugtong na anak na si Jesus, ay namatay upang bayaran ng ating mga kasalanan, tayo ay tubusin upang tayo ang magkaroon ng buhay na maligaya. Maging habang buhay, maligaya, kapiling niya, walang sakit, walang luha. Yun po ang dahilan ng pagkalalang sa atin ng ating Panginoon. So, hindi ko po malilimutan yung experience ng aking karanasan ng aking asawa, yung nasa tunnel na lumalayo. Pwede po. Ito po yung 2000. Ito po yung gabi kung saan po ako tinanggap ang aking Panginoon Jesucristo bilang Panginoon nga. Yung time na, yung panahon po na yun, tinulungan po niya si Pastor Mark. Nangangaral si Pastor Mark. Sabi ko, tatanggapin ko na ang si Jesus as Panginoon at tagapaglistas ko. Sabi niya sa akin, hindi. So, hindi niya pinakinggan sila Pastor Leo, hindi niya pinakinggan sila Pastor Mark. Natulog siya. So, ngayon, sabi ni Jesus, kailangan ko na itong personal na bisitahin. At sa kanyang pagtulog... Ayun po, sa aking pagtulog ay... sa panagpalaginip ko, nakikita ko madilim. Pero doon sa dulo, may liwanag. May nakita akong tao. So, it was Jesus. Sabi niya sa akin... Actually, palayo ako eh. Palayo. Sabi niya sa akin, lumingon ka lang, tignan mo lang ako. Hindi mo kailangan lumikot at sundan ako. Lumingon ka lang. So, paglingon ko nga, presensya niya nakita ko. So, na-overwhelm na ako doon. So, nung magising ako, eksakto, nung sabi ni Pastor Mark, sino ang magpapabinyag? Baptisan. Nagtaas na po ako ng kamay at hindi na po ako nakatayo. Wala na akong lakas tumayo ang maglakad. Witness po si Kuya Leo at si Ate Joan po. Ayan. Mga kapatid, yun lang ang humihiling sa atin ng Panginoon. Isang lingon lang, tignan lang natin. Pag nakita niyo na ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang buhay niyo, mababago ng lubusan. Hindi niyo na gugustoy pang maglakad sa madaling na daan. Pag nakita niyo na ang kaliwanagan ng ating Panginoon. At sa katapusan ng pagsasalita ni Jesus, sabi, samantalang sinasabi niya, ang mga bagay na ito ay marami ang sumasampalataya sa kanya. Ulitin ko po.
Samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito ay marami ang sumampalataya sa kanya. Okay. Yung mga tinuran ng mga narinig nyo kanina na binahagi ng Panginoon Jesus sa mga tao, yung same words na narinig, yung mga same words na narinig nyo ngayon, at dahil doon po, maraming tao ang sumampalataya sa ating Panginoon Jesus. At ito po ang panalangin ko sa inyo mga kapatid ngayong umaga na ito, na tayo ay magdesisyon ngayong umaga na ito na sumampalataya sa ating Panginoon, na siya ang maging puno at dulo ng ating kagalakan, na ang ating hindi nakadepende sa sitwasyon o kung ano pa man, kung hindi dahil alam natin na tayo ay may Diyos at ang ating Diyos ay buhay at siya ang Mr. Right. Siya ang gagabay sa atin, siya ang magbibigay ng liwanag sa ating buhay. At kahit ano pa man, minsan, pag hindi ko na talaga alam kung anong gagawin, lalong-lalo na yung mga desisyon sa buhay, para sa sarili ko, para sa anak ko. Minsan kasi pag masyado ako nagmamagaling, dyan ako nadidiscrush. Pero sabihin ko po sa inyo, pag once sinabi ko, Pangalawa, hindi ko na alam ang gagawin, ikaw na bahalang pumilos. Asahan niyo po, matulog kayo ng mahimbing. Huwag kayo mag-alala kasi sigurado, pagsigad, areglado. No? Amen. So, ngayon po ay inaanyayahan ko kayo na tayo ay tumayo at tayo po ay magkaroon ng personal prayer sa ating Panginoon. No, ialay natin talaga sa ang ating buhay sa Kanya, pagtiwalaan natin siya na siya ang tunay nga po na isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Huwag na tayo mag-iwan pa ng kung ano. Pwede niyo po akong sabayan sa pananalangin o kayo din po ay magkaroon ng personal na prayer na kahit yung sapat lang na marinig na inyong tayo kasi sabi, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. Nakagagaya ng mga tao na naroon sa harap ni Kristo na narinig nila ang salita ng Panginoon na sila ay ng Ama hindi naghihiwalay dahil lagi niyang ginagawa ko ano ang kalooban ng ating Diyos Ama. Nawa tayo din, maging kalooban natin ang kalooban ng ating Diyos at lagi na natin siyang makasama mula sa among na ito. Tayo po ay pumikit at yun po. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa magandang panahon na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa kaligtasan, sa magandang kalusugan, Panginoon. Kami ay muling natitipon, Lord, ng aming buong pamilya, Panginoon. Salamat at kami ay malaya nakakapagpuli sa iyo, Panginoon. Panginoon, katulad ng mga tao yun na nakita si Jesus, pagkaman hindi namin siya nakita ngayon sa aming mata, kami po ay nagpapasalamat dahil damdaman namin na ngayon yung kanyang presensya, Panginoon. Kami po ay inihahayag ang aming pagkikilala sa aming Panginoon Jesus Kristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Inaalay ko po ang aking buhay at hinihingi po ng kapatawaran ng lahat ng aking mga pagkukulang. Panginoon, kung meron pa po ako sa puso na mga kailangan na bigyan ng pagpapatawad, tulungan niyo po, hinihiling ko po ang presensya ng Banal na Espiritu upang taligtaan ang aking mga kasalanan, ang mga bagay na nakamunduhan na hindi ko pa maiwan, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Kung may mga bagay ako na kailangan ikumpisan sa iyo, sa aking kapatid, sa aking asawa, sa aking mga magulang, Banal na Espiritu, bigyan mo po ako ng kalakasan para humingi ng tulong sa mga bagay na hindi ko kaya iwaksi sa aking sarili. Pero alam ko po na dahil sa pamamagitan mo, Lord, malalapasan ko po ang mga kasalanan at mga pagsubok na ito, Panginoon. Lord, kung meron pa pong mga, kung ano man po yung mga pinadadaanan ko sa buhay ngayon, sa sitwasyon ng aking pamilya, sa sitwasyon ng aking magulang, sa sitwasyon ng aking mga anak, tinataas ko po sa iyo, Panginoon. Ipinagkakatiwala ko, Panginoon, na ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang nakakaalam ng mabuti, Panginoon, para sa amin.
Nagpapasalamat po ako ngayon pa lang sa pagtupad mo ng lahat ng aming mga panalangin. At kung may mga panalangin man na matagal ko nang sinasabi sa iyo at hindi mo pa sinasagot hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin po ako. Dahil pinagkakatiwalaan ko po kahit hindi mo man ibigay ang hiling na iyon, alam ko ibibigay mo ko alin na higit na mas mabuti pa rin po. Muli Panginoon, binibigay ko po sa iyo ang aking puso. Palitan po ako ng bagong puso, puso ng may kagalakan. Panginoon, tunawin ko po ang puso pa to na walang pakiramdam, walang pakialam. Bagkos bigyan mo ako ng puso na maamok, kagaya ng puso ni Jesus, na makikinig sa iyo at susunod sa lahat ng mga gusto mo. Dahil wala ka ibang binusto kundi mga bagay na makakabuti sa akin, Panginoon. Muli, Panginoon, inaalay ko po sa iyo ang lahat-lahat. Bagamat alam ko, wala ako na aking wala ako maibibigay sa iyo. Dahil alam ko, Panginoon, kung wala ka, wala ako. Muli, tinataas ko sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo.